Shout out po sa lahat ng OFWs around the world, at sa mga kababayan natin dito sa Pinas mula sa North hanggang sa South, magandang araw po. Ang Jupiter ay mas magiging malapit sa mundo sa September 26, 2022. Ang Jupiter ay magiging humigit kumulang 365 milyong milya ang layo mula sa Earth. Ang Jupiter na siyang pinakamalaking planeta ng solar system ay gagawa ng pinakamalapit na diskarte sa Earth sa loob ng 70 taon sa 26 ng Setyembre, sinabi ng NASA sa isang blog post. Maaasahan ng mga stargazer ang magagandang tanawin ng Jupiter sa buong gabi ng Lunes 26 ng Setyembre kapag ang higanteng planeta ay umabot sa oposisyon, sabi nito. Ayon sa NASA, mula sa pananaw ng ibabaw ng Earth, ang pagsalungat ay nangyayari kapag ang isang astronomical na bagay ay tumataas sa silangan habang ang araw ay lumulubog sa kanluran. Inilalagay ang bagay at ang araw sa magkabilang panig ng Earth. Ang pagsalungat ni Jupiter ay nangyayari tuwing 13 buwan, na ginagawang mas malaki at mas maliwanag ang planeta kaysa sa anumang iba pang oras ng taon. Pero hindi lang iyon. Gagawin din ng Jupiter ang pinakamalapit na diskarte sa Earth sa huling 70 taon, sabi ng NASA. Sinabi pa nito na ang pinakamalapit na diskarte ng Jupiter sa Earth ay bihirang tumutugma sa oposisyon dahil ang planeta ay hindi umiikot sa araw sa perpektong bilog, ibig sabihin. Ang mga planeta ay dadaan sa isa't isa sa iba't ibang distansya sa buong taon. Inirerekomenda ni Kowalski ang isang mas malaking teleskopyo upang makita ang Great Red Spot at mga banda ng Jupiter ng mas detalyado. Ang isang 4 na pulgada o mas malaking teleskopyo at ilang mga filter sa hanay na berde hanggang asol ay magpapahusay sa visibility ng mga feature na ito. Ayon kay Kowalski, ang perpektong lokasyon ng panunood ay nasa mataas na elevation sa isang madilim at tuyo na lugar. Dapat maganda ang mga tanawin sa loob ng ilang araw bago at pagkatapos ng SEP. 26, sabi ni Kowalski. Kaya, samantalahin ang magandang panahon sa magkabilang panig ng petsang ito upang makita ang tanawin. Sa labas ng buwan, dapat itong isa ng kung hindi ang pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan sa gabi, aniya. Ang Jupiter ay may 53 pinangalan ng buwan. Ngunit naniniwala ang mga siyentipiko na 79 na buwan ang natukoy sa kabuuan. Ang 4 na pinakamalaking buwan, Io, Europa, Ganymede, at Callisto, ay tinatawag na mga satellite ng Galileo. Pinangalanan ang mga ito sa lalaking unang nakakita sa kanila noong 1610, si Galileo Galilei. Ang Juno spacecraft ng NASA ay umiikot sa Jupiter sa loob ng 6 na taon, ay nakatuon sa paggalugad sa ibabaw ng planeta at sa mga buwan nito. Ang misyon ni Juno ay pinalawig kamakailan hanggang 2025 o hanggang sa katapusan ng buhay ng spacecraft. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pag-aaral ng Jupiter ay maaaring humantong sa mga pambihirang pagtuklas tungkol sa pagbuo ng solar system.